Welcome back, mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga ka-Aldab. Ito yung pinakalatest na updates po natin, mga ka-Aldab, sa mga taong kumbaga dumadaan at bumibisita po sa channel natin. Alam nyo naman po, pagdating sa mga bagay-bagay na ganyan, 101% updated po tayo. Maliban na lang sa mga taong nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan, di po ba? Bago tayo magtuloy uli sa ating pinakamainit na update, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin, ha, sa mga mami, sa mga titas, sa mga senior. Marahil nagtataka po kayo, bakit yan ang video ang pinapakita mo, Mr. Destiny? Dapat yung latest. Wala po kasi tayong makuhang update ngayon kay Mengay, eh. Talagang hindi naglalabas, hindi nagbibigay ng mga posts, talagang walang paramdam sa social media. Kaya ito na lang po, di po ba? Na talagang pinagpiestahan po ito ng mga Aldab Nation, si Baby Teo, di po ba? Nakita nyo yung rubber mat na alam naman natin na panglarong pambata po yan. Sino kaya yung bata na yan? At bakit unti-unting tinatakpan? Yan yung mata ni Alden Richards, di po ba? Pasimple lang. Bakit kaya, di po ba? Kasi may tinatago, di po ba? Ito common sense na lang po. Hindi naman patatakpan ni Alden yan kung... kumbaga walang ano, yung walang rason, walang dahilan, di po ba? Mas maganda na hindi niya pinansin, eh. Mas maganda na hinayaan niya na lang, wala pang kontrobersya. Kumbaga hindi pa pinag-uusapan. Wala, eh, tinakpan, eh. Di po ba? Bakit kaya tinakpan? Real talk, mga kaldap. Well, may kanya-kanya tayong pananaw at opinion, ha. Well, punta na po tayo sa ating pinaka main update. Usap-usapan ngayon sa social media na ginugulo daw po ng mga army at main fanatics yung lugar ng kasalan para hindi nga po raw dumugin ng mga netizen. Baka daw po kasi mapuno ang venue kung sakasakaling kumbaga ikasal si Congressman Spotted at si Mengay. Ito palang masasabi ko, mga ka-Aldab. Ang mga Pilipino naman po, hindi naman po yan kumbaga yung talamak na susugod, di po ba? May disiplina pa rin po ang mga Pilipino. Kung may malaking kasalan po na magaganap, syempre di distansya pa rin po yung mga tao, gusto lang makita yung kasal. Normal lang po yun. Di po ba? May napanood po ba kayo na kinasal na artista ngayong simula 2015 na pinagkaguluhan, may namatay, may etc. Di po ba wala? Kaya nga po nagtataka ako. Yun po yung sinasabi ng iba. Na isa daw po sa rason dahil maliit nga lang daw po yung San Del Monte, Bulacan para idaos po yung malaing grande. Kumbaga high level na, kumbaga yung tipong kasalang 2023 na hindi daw po makakalimutan, na masasabi natin na gagawa daw po ng bagong records. Kung ganun po yung gagawin, common sense na lang po, ha, ipagsisigawan na yan. Ipagkakalat na po nila Alde, nila Congressman Spotted at ni Mengay, kasi publicity po yan, eh, hindi po ba? Yung tipong magagamit mo yan sa eleksyon, magagamit mo yan kapag dumating yung point na gusto mong tumakbo, hindi po ba? Kasi nakatatak na yung pangalan mo, eh. Kumbaga pinagpiestahan ka na, eh. Ang pinakamalaking kasalang tao ngayong taong 2023 na tinalo pa yung kasalan nila Vicky Bello, yung tinalo pa yung kasalan na nila Alex Gonzaga, yung tipong gano'n na kapag kinasali talaga naman pang bonggang-bongga. Di po ba? Pero hindi, eh. Di po ba? Wala, walang gano'n, eh. Oh, baka sabihin na naman, simple lang kasi. Kung simple lang, tamang-tama po talaga yung San Del Monte, Bulacan. Akala ko nga po talaga doon, eh. Hindi po ba? Tapos napunta ng Antipolo. Hindi po ba? Nag-set up na nga doon si Father Jeff, etc. O dito, ganyan. Maglaon po sa Baguio.
Sa bagay, mga Kaldab, napakaganda po talaga ng lugar na yan. At may venue po talaga na talagang mataas, kumbaga mas marami yung makakakita. Talagang yung kung ako tatanungin mo, dyan po talaga ang pinakamagandang simbahan sa Baguio. Para po sa akin, ha? Oh, baka may mag-react na, naku, Mr. Destiny, gustong-gusto mo palang ikasal si Congressman Spotted kay Menga. Hindi po, sinasabi ko lang po yung ano, ang opinion ko po, mga Kaldab, na kung ako papipiliin. Di po ba? Pero hindi. Real talk, hindi. Kasi, dapat para publicity sa tao kay Congressman Spotted sa District 1 na lang. Di po ba? Tapos yung mga kabarangay niya, kadistrito niya, eh, pupunta ron. Di po ba? Para magpakain. Para mag-celebrate din. Di yung pabor na pabor sa kanya yun. Di po ba? Malamang sa susunod, pwede na siyang tumakbong mayor. Di po? Real talk, mga Kaldab. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga bumibisita. Di po ba? Ako, sabi ko nga po sa inyo, sa mga bagay-bagay na usapang kasal, talagang gusto ko kahit na gustong basagin natin na hindi naman totoo yan eh, sarsabela lang yan. Kita nyo magulo, kita nyo yung venue malabo, tapos sasabihin nila ang ninong sila Tito Vic and Joey. Tatlo lang po bang ninong? Pasensya na po, tatlo lang po ba yung ninong? Oh eh, yung ninang yung sinasabi nila, kasi ninong si Tito Vic and Joey. Siyempre, yun po sasabihin nila kasi nasa TV5 sila eh. O ngayon, namumblema po ang TVJ kung paano iaangat yung ratings. Namumblema sila kung paano nila ma-maintain yung 8 na bumagsak sa 4. Medyo masakit yun, ha? Medyo kahit po mga ilang nagbibigay ng balita, eh, nagulat sa nangyari. Para lang po klaro, di po ba? Hindi naman po puro pabor lang sa 8 Bulaga. Hindi naman pwedeng pabor lang lagi sa Showtime, sa tape 8 Bulaga. Di po ba? Ako, mga Kaldab, sa mga pagbibigay po ng update, sinabi ko naman po sa inyo, pinapaliwanag ko naman po sa inyo, 101% updated tayo. Ano man po yung mga nababasa, ano man po yung mga nakikita, napapanood nila, nagko-komento, okay lang yan. Kumbaga, nasa kanila po talaga yung momentum na yun. Wala po tayong magagawa, kundi ang basagin lang sila sa pamamagitan ng mga video na ina-upload natin. Iparamdam sa kanila na hindi totoo. Kasi unang sasabihin nila, delulo lang tayo eh. Pero pagsapit ng July 28, dyan na lang po tayo bumawi. Dyan na lang po tayo rumatsada. Di po ba? Siguro, masasabi na nila kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga Kaldab, ba? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at saribang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.